sa wing palad. Ito na ang ating last week para sa Cuteboys. Tignan natin kung sino to. Kapatid ko yun, Yaku. Ah, naka orange yun. Oy! Oy, shoutout sa kapatid mo. Villarland. Yan ah. Kapatid niya pala yun, naka orange. Yung kapatid pala ni Ma'am Villarland to. Yes! Yun oh. Last pick para sa Cuteboys. Sino kaya to? And there you go, Selena, last pick dito ng Cuteboys. Ito na ang ating laro best of 3 series para sa huling slot ng ating top 10. Amihan Esports vs. Cuteboys. Simulan natin ito, 3, 2, 1. Let's go! Ayun na ako. Pause daw. At nagre-request. Eto na. Bakbakan na tayo. Amihan Esports vs. Cuteboys para sa ating game number 1. Siyempre, download nyo na. Like ko, like nyo, like natin lahat. Na-like ka up. At siyempre, don't forget to like, share, and follow ang ating page para road to 100k na tayo. Tama ka dyan, BM. 10k na lang, 100k na tayo. Nako, konting-konti na lang, 90k na tayo. Nagse-celebrate na kami kanina pa. Ang lupit talaga ng Tambay TV. Never titigil sa pag-angat. Kasama ang mga kabataan nating may mga pangarap. At eto na, ipapakilala ko lang dito ang side ng Amihan Esports. Imbading para sa kanyang Yib. Bang and Ogo naman para sa kanyang Claude. Milk Tea gagamit dito ng kanyang Barats. Outlay naman para sa Esmeralda at Perks ZXC para sa kanyang Popper and Kupa. Cuteboys naman. Migo Baby gagamit dito ng Selena. Tell him Wayan para sa kanyang Lunox. Kesni naman para sa kanyang Grok. Mama Coco Shit para sa kanyang Hayabusa. Fizzy naman gagamit dito ng ating Pakito. So, eto na ating huling slot na available para sa ating top 10. At kung sino mga pasok dito, they have a big chance to win for our championship para sa ating Tambay League Season 9. At eto na nga, nagugulo dito ating tropa si Kesni. Pupunta niya ba si Binogo? Medyo delikado dito yung posisyon niya. Kasi, pero all-out power dito, power pack heroes dito nakikita natin para sa ating Amihan Esports. Kesni, kinakagit dito ng ating tropa si Kupa pero hindi niya indahin yan at babalik siya sa kanyang inuuwian. Pero hindi, joke lang daw. Nako, mukhang lalaban pa at manggugulo pa dito ha. Esmeralda, outplayed. Kesni naman, kinagat dito with the first kill to help him deny the CC of Kupa. Abyssal Arrow won't connect for the Sarap Cuteboys. At ito nga, kumagat pa dito ang ating tropa si Migo Baby pero walang makikita yan. At dito naman sa baba, Pakito at ating Barats nagbabakbakan. Klasiko labanan, walang magkakapatayan at talagang ubusan na ng minions dito ang ating masasaksihan. Dito na, Mama Coco Shit nakapwesto na nga dito with Isaiah Busa. Shadow Clone, ginamit na nga rin dito para sa kanyang mga images at 7 seconds away para sa aning unang turtle dito. At tingnan natin kung sino unang kupunan ang pupwesto para kunin na turtle na to. Ito na, si Grok dito, si Kesni nakapuesto. Abyssal Arrow won't connect para sa ating mga tropa. Perks XC, ito, kinagat si Kuba pero ang ating tropa na si Migo Baby magtatrap na naman dito with the Selena. Nakapuesto na sila, tatlong miyembro ng ating Cuteboys. Ready na dito para sa ating turtle. Tignan natin ngayon mangyayari para sa side ng Amihan Esports. Ito na, yes. XC Migo Baby, nakapuesto na naman nga dito. Milk Tea with a Concussive Blast. Nag-pop na nga rin dito. 4 kantos labas na nga rin dito. Migo Baby, medyo delikado. Nakapag-flicker out siya. Pero hindi yan sapat. First blood will go to the side of Amihan Esports. Nabigyan na nga dito ating mga tropa. Fizzy delikado. Triple kill for our Imbading. At ang ating turtle, binabanata na nga dito ng Amihan Esports. Mukhang delikado nga dito ang Cuteboys. Tingnan natin ngayon magiging sagot ng ating Cuteboys. Pero eto, Yaku, yung Grok natin, nagbabalak pa yata umagaw. Yung Grok is running low, pero tatakbo na siya. Nandito naman ang ating Hayabusa, mga kaibigan. Pero wala na rin siya magagawa. And that first turtle will go in favor ng ating Amihan Esports. Grabe naman tong ano to. And our turtle will go to the side of Amihan Esports nga, Yaku. Tingnan natin magiging kasagutan dito. Dapat ang Cuteboys dito, unang umaarangkada, especially with the Hayabusa. Pero tignan natin, magiging sagot. Abyssal Arrow won't connect to Imbading. Nailagad niya na ngayon.
Eto na, 100 seconds away para sa ating susunod turtle at mukhang magkakaroon ng engagement sa ating top lane. Yes, eto nga mga kaibigan, mukhang mapapaligiran ng ating Esmeralda pero nakatunog siya kaya hindi siya papasok dyan sa area of effect ng ating turret. Pero nako, eto na, kagat ng aso ating Grak, mga kaibigan, nagkakatakbuhan ng kapirasong konti. Grabe, puro takbuhan talaga ang ginagawa rito. Both teams natin pero 2-0 ang ating scoreline going in favor yan ng ating Amihan Esports plus a 1K gold lead going in their favor as well. Ayun na nga, tingnan natin dito. Ito, 70 seconds away para sa ating susunod na turtle dito. Pero wala pang kaganapan na natin nasasaksihan sa ating dalawang kupunan. Tell him why yan. Mga papersoan dito na perk sexy. Abyssal arrow will connect. Pero masyado malalim yan. Shadow kill gagamitin ba? Pero nako, nakapag. Oy! Spot to save his life. Another abyssal arrow will connect. But that is not enough flame shot pa. Ready? Wala siyang flame shot yan dahil naka-flicker siya. Yes, grabe naman yung kaalawan doon ng ating Eve, mga kaibigan. Presence of mind indeed. Ang kanyang pinagana kung ano nga banda pa niyang gawin during that engagement. Nako. Tingnan natin ngayon ang mangyayari ha. Ito 35 seconds away para sa ating susunod na turtle. Nakapwesto na nga dito at kinain na nga ang ating pustiso na kalapag para hindi na masisi dito ang ibang kakampi ng ating tropa si Kesty. Tingnan natin ngayon na magiging posisyon para sa ating Cuteboys. Yes, eto nga mga kaibigan. Grabe, ang ganda ng galawan both teams natin at dalawang pangalang namamatay dito. 4 minutes into the game, pumana rito pero just to see the vision. Dito nga sa may blue buff pero ito running low ating Selena. Figure out ang sagot niya, Blazing Do It. Bibitawan dito ni Binogo pero running low. Eto, sinundan siya. Bang! And then, nabigyan nga si Binogo doon with the Mama Coco shit. Shuriken Strike, ito na, Glock Express, ginamit pa pa Perks, XCC, nako, hinahabol pa dito, 4 counters, lapag na nga rin natin mga tropa, pero yung turtle lane naman din, turtle feet, kitang-kita naman dito, nako, at ayan na, oy! Mo, nakain pa ating tropa si Barats, at balik tayo dito sa ating mga posisyon. Naku. Yes, 2-1 pa lang ating scoreline mga kaibigan, nakabawi na isang kill dito ang ating Cuteboys, pero eto na, ang ating second turtle, nakaporma na agad dito ang ating Esmeralda mga kaibigan, clearing the minion waves dito sa ating middle lane at syempre paghahanda na rin sa pagkuha ng ating second turtle dito sa ating bakbakan. At eto na mga kaibigan, Grak dito, sinisimulan na yata together with Hayabusa at syempre lunoks natin sa top lane, madaling-madaling makakarespondian in case na magkaroon ng engagement dito sa ating turtle pit. At eto na nga si Mama Coco Shit, sinumpisa na nga dito ang ating turtle, tingnan natin ngayon kung makukuha na successfully. But remember, sa Amihan Esports is ready to contest this turtle. At ang ating mga tropa, ready na rin. Post down dito. Post down tayo! Para kay, post tayo para sa Cuteboys. Yes, post tayo. Ang ating turtle, kinukuha na nga ng ating mga kuponan dito ng ating Amihan Esports. Tingnan natin ngayon na magiging sagot sa action ng ating Cuteboys dito. At eto na, Yako. Nako, eto nga mga kaibigan, pumasok ang ating Grak. May dalang malaking bato, pero nako, hindi siya sasantuin ng malaking dinosaur na nasa harapan niya. Running low na ating turtle at makukuha na nga yan mga kaibigan ng ating Claude. Sabi ni paring Jay, Jason, Lods, paano kung ano, yung isang team ay red, pink. Siyempre yung islam po, para maayos ako lang internet issue, ayaw naman natin na magiging ano, hadlang yon sa magandang laban natin masasaksihan. So, pupost lang tayo hanggat magpupost tayo para maayos ang alam mga issue dito mga Tams. Yes, naka mga kaibigan, hanggat maaari gusto natin maging patas ang laban at mabigyan ng equal opportunity both teams natin, syempre para sa inyo dahil nga nako napakainit at exciting na ating bakbakan. Ganito ka safe, nasa loob ng bahay, naka face mask pa. Nako, grabe naman yan Sir Chip, nasa loob na nga ng bahay, naka face mask pa ang ating mga manlalaro rito mga katambay. Pero ito, Grak running low, inahabol siya ng aso, pero gagamitin niya ang Grak Express para muli siyang habulin ng aso. Nako, at eto na naman. Oy! Saan ka pupunta dyan? Nabigyan na nga dito ang ating tropa na si Kesty. 3-1 na ating score dito in favor of Amihan Esports. Sige natin ngayon magiging kasagutan ng Cuteboys sa kanilang pinapakita ngayon. Eto na, nako, Abyssal Arrow will connect to Kupa. Pero okay lang yung Mama Coco Shit. Pumasok nga doon, Shadow Kill ginamit para maubos yung mga minion waves. And he will just return to his position. Ito nga, nakain ng ating pakito mga kaibigan, pero iluluwa rin naman syempre kagad dyan. Pinabalik pa nga yan ang ating Baras mga kaibigan. 4 katos nila pag na rin dito. Running low ang ating pakito, and pakito will fall down on the hands of Eve. At nandito pa nga si Grak, nagpabalak ng mepensa sa ating tier 1 turret, pero mabibigo siya. Nako, at eto na nga, 30 seconds away para sa ating susunod na turtle dito. 4-1 ang ating score. Nagkakabakbakan guest dito, nakapwesto out lane. Star and stance, ang ginamit niya nga dito. Ipupush pa nila ang middle lane dito. Pero yun na nga, pinipili nila Grak Express na untog ang apat doon. Pero perks XZZ, nako, delikado dito. 5-man ang pupush dito. They will take down the middle turret successfully. That is just a level 1 turret, pero that will help them to increase their map control. Yes, especially Yako, middle lane ang nakuha nila. Pakatatandaan natin, whoever gets the mid controls the game mga kaibigan. Pero eto na, mukhang tatama ng Bisalaro, pero hindi, makakailang ating keep mga kaibigan. 4 members ng ating Cuteboys nandito sa ating middle lane.
gumagawa sila ng aggression towards dito sa ating turtle, mga kaibigan. Pasok ng bara, sabi sa laro, won't connect, mga kaibigan. Just to see the vision yan, mga kaibigan. Pakito, kinagat ng aso. Pero, ito na. Wala na muna dito. At ito na ating mga tropa na orchestra dito. Slide na porong, ginamit na nga rin delikado siya. Blazing duet, ginamit na nga rin ng mga tropa. Vinogo will get that turtle successfully together with the Quattro Cantos. Nato nga, Pizal Arrow will connect to Bara. At si PZ, delikado dito. And there you go, nabigyan na nga siya. 5-1 ang ating score dito. Nako, 6,000 ang hinahabol ng ating cute boys. Yes, grabe, ang gandaan ang ginagawa rito ng ating Amihan Esports, mga kaibigan. Pero ganitong-ganito rin ang laban kanina sa SBM para ng ating cute boys, mga kaibigan. At walang nakagat si Milky doon niya, kung si Kesty Delicado, pinapush na nga lang second turret dito. Ooh. Grabe naman dito yung 5-man rotation ng ating Amihan Esports. And next to that is the top lane. After, ayun, nag-recall-recall pa nga si Perks. Uy! XC dito, Yaku. Grabe naman recall yun, napakarami at napaka-tinding mental damage ang may dudulot nito sa ating Amihan Esports, sa ating cute boys. Pero ito, Esmeralda, pumasok, inagawa ng armor ang ating Grak, mga kaibigan. At nako, spotted nga rito ang Hayabusa, grabe ang kate. Nako, Grak Express, ginamit na. Wala na siyang maibabato pa, 4 Cantos! Mega kill para sa ating hip dito na si Imbading. Grabe naman yung pinapakita niya dito, talagang aggression after aggression after aggression na pinapakita ng Amihan Esports dito. Talaga tinatangay ng hangin ng Amihan dito ang ating mga cute boys. Grabe, ang ganda ng bakbakan at ang ganda na pinapakita ng performance ng ating Amihan Esports dito sa ating game number 1. Pero Yako, kanina sa ating unang bakbakan ng cute boys at SBM, para ganitong-ganito rin ang ginawa ng cute boys, giving the game number 1 to see the rotation and syempre the gameplay ng ating SBM par. Therefore, sila ang nag-secure ng ating best of 3 series. So, tignan natin dito, mga kaibigan, kung talaga bang ang Amihan Esports ay nakakaangat laban sa isang cute boys. Tama ka dyan, Yao. Tignan natin dito ang mangyayari. Eto na. Naku, pinipressure na nga lang 15 seconds away para sa ating unang lore dito. And I think this lore is enough to close out this game, especially with the skills of the opposing team dito para sa side ng cute boys. Eh, wala silang burst damages dito aside sa shadow kill natin at ang ating tropa si Lunox dito, Yako. Nako, eto na nga mga Sir Chip, no, in terms of late game dito, medyo nakakaangat talaga ang ating Amihan Esports. That's why as early as now hanggang sa mamayang late in the game, makakalamang sila definitely with their lineup. Pero eto tayo sa ating item check. Claude now has 7K gold on his net worth, samantala ang ating Hayabusa only has 5.5. That is a 1.5K gold lead para sa ating Claude na core. Ito, nagkakabigay na nga sa ating balance. Pero that is a very, very tanky balance, mga kaibigan. Bakunachi talaga. Hindi sila babawas dyan. Nako, grabe. Yes. Grabe pinapakita. Tama yung sabi dito, mapa early or late game, nasa side ng Amihan Esports sa mga hero dito na masaya. At tingnan natin ngayon kung magtutuloy-tuloy pa ang ating Lord mamamarcha sa ating middle lane. Tingnan natin ngayon magiging kasagutan ng ating cute boys. Yes, eto na, mga kaibigan. Magmamarcha na nga ang ating Lord. Ngayon? Ay, tapos naman magmarcha. Magmamarcha pa lang. Magmamarcha pa lang. Magmamarcha na nga sa ating middle lane, mga kaibigan. And let's see if this will be enough to close up this game. Ayun. Para sa ating Amihan Esports. Ayun, tignan natin ngayon. Ito na ang ating Lord. Magmamarcha na nga. Tignan natin ang kasagutan ng ating cute boys sa depensa. Kupa, tinamaan ang Abyssal Arrow. Pero okay lang yan. 4 Cantos is ready. All ultis are ready. Naku, tignan natin ngayon na magiging kasagutan. Ito na ang ating Lord. Magmamarcha na medyo mabagal pa. Pero sa mid lane niya, hindi diretso. Grak Express, gamit iba foreign Starmon sa dalawang membro ng ating cute boys. Mask na doon ating tropa si Esmeralda, pero flicker out siya dahil dedikado siya. Pero Blazing Duet, di pa nagagamit dito. Sinisave niya pa. At ito, mukhang tatapusin na nga dito ang ating tropa ng Amihan Esports. Tatangay na ba ng hangin dito ang cute boys? Cute lang ba talaga kayo? O cute yung galawan nyo? Eto si Milky, wala siya nakain dito. Flicker out pa siya. Pero ang ating oy, nadepensahan pa, pero ipapush pa sila dito dahil papasok pa sila. Ang ating Binogo, nako, gusto pa. Falling Star Moon para maubos na ang ating mga tropa. Gigil na Amihan Esports. Gusto nang tangayin ang cute boys dito. Pero ang ating Blazing Duet, di pa rin nagagamit. Talaga tinitipid niya. Kupa, Popol, natamaan sila. Naharangan pa nga ni Grak yung ating base. Konting one hit na lang, buhay pa rin. Nako, Yako, pero tingin ko ipupush na lang Amihan Esports ang issue dito. Dahil konting one hit na lang. Indeed, mga kaibigan, babaksak na ang base ng ating cute boys. Eto na, pasukan na. Tower lock! And there you go. Amihan Esports will take game number 1! Yes! Congratulations po para sa ating Amihan Esports, mga senyores!